Hello, welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw po guys, ang ituturo po natin yung syllable, no? Syllable to make a sound, no? Involve vowels and consonant, no? So, yun ang ituturo natin ngayon. Araw na to, no? Kasi, nung nakaraang videos ko, yung mga about alphabet lang yun, no? So ngayon about vowels or syllables to make sounds, no? And including the consonant, no? So yan ang ituturo ko ngayon, no? So umpisa na natin, no? Magbasa tayo, no? Sa sound, no? Umpisa sa number 1, no? Ga, ga, ga. Number 2, na, na, na. Number 3, da, da, da. Number 4, ba, ba, ba. Number 5, ra, ra, ra. Okay. Other side, no? Ito yung sinasabi ko dati, guys. Yung pag syllable na, may silent O na, no? Yun. Yung una kasi, hindi walang O, hindi ko nilagay kasi sa alphabet lang yun, eh. Yung sinasabi sa alphabet lang, no? So, ngayon, sa syllable na to, may sounds na, no? So, yun ang sinasabi ko, kailangan pag may syllable na, may silent O na, no? Yung una sa A. Yan ba itong U, no? Sa babaw, O. Yun ang tandaan niya, guys. Sa una lang yung nagamit yung silent, no? O. At saka sa ibabaw. Yan ang tandaan niya, no? Okay. Tuloy po natin. A, A, A. Sunod, number 2, ja, ja, ja. Number 3, i, i, i. Number 4, sa, sa, sa. Number 5, u, u, u. Okay, other line, no? Third line po tayo. Number 1, u, u, u. Number 2, u, u, u. Number 3, da, 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 da. Number 4, su, su, su. Number 5, i, 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 i. Okay. Number, sa pang-apat na line tayo. Number 1, mo, mo, mo. Number 2, gu, gu, gu. Number 3, se, se, se. Number 4, no, no, no. Number 5, bo, wo, bo, bo. Okay. Guys, ganun po guys, ganun din siya, ano, no? Balik-balikin yung pagbasa kasi importante yung ano to, eh, para masanay din ang bibig natin, no? Kaya nung pagbasa natin sa alphabet nung una, ganun din pa balik-balik din, no? Para masanay yung bibig natin, no? Importante kasi ito guys, eh, kasi pag itong number 1 matuto natin yung pagbasa, yung mga tunog niya, no?
bago tayo mo-proceed sa mga sentence na, no? Ito ang pinaka number one na importante, no? Kayo na, magsanay kayo sa sarili nyo kung nakita nyo. Pabalik-balik lang para masanay doon. Sanay din bibig natin, no? Yun ang importante, no, sa Korean alphabet, no? Kasi pag hindi mo alam yung mga alphabet, so hindi ka makapagbasa, no? Kung makakita ka ng mga Korean characters na kasulat. So kaya importante ito na sanayin natin to sa dito pa lang sa alphabet pa lang, no? And then dito sa syllable na, no? So yun ang pinaka-importante bago tayo maka-proceed sa mga basic sentence, no? Yung mga words, no? Ito, tandaan nyo to, guys. Ito ang pinaka number one importante, no? Sa na-experience ko. Kasi pag sabi ko sa dati ko, pag hindi ko alam yung mga alphabet siguro, so hindi ko makabasa, di ba? Ganun lang eh. Kaya tandaan, palagi nyong i-exercise to, no? Reading. Yan ang pinaka-importante. So, ito na lang, guys, no? Ito lang muna. At saka susunod yung sa number tayo, no? Doon sa Korean numbers, no? Yan ang isusunod natin, no? Nasa susunod na ituturo ko. So, maraming salamat, guys. At saka once again, thank you po sa panonood. At saka sa yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na, please, no? And like and share na rin. Okay. Thank you. And God bless you all.